Para may ano, may energy tayo mag-volitang by on Friday. Kwento-kwento po. Dear, kanina po ako nagkikwento. 38 minutes ako nagkikwento. Guys, kailangan kita mag-tinyo-tinyo-tinyo! Iba pa naman! Sorry, I'm looking at CC and Maddie, pero bukas ko pa lang sila kukontakin kasi busy ako the whole day. Hanggang oras ka, Tito Mills. Naku, girl, kailangan ko talaga mag 250 tonight. So, hindi ko alam gano'ng oras. Magbabagsak sana ako kasi di pumatch ang concept ng website. Di contact pa yung support. Oh, just close and open the app again. Try nyo gano'n. Kasi minsan, yun yung first refresh. Hello po kay Bessie, 29, from Batangas. Kakamuflage yung font sa damit ko, hindi mabasa agad. Close lang po the app, let's open ulit. Yes! Uy! Thank you so much, chicks! Maraming salamat po. Uy! Ayan! Oh my gosh, guys! Konti na lang, sobrang kailangan natin. Uy, grabe yun, chicks! Thank you so much! Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ano pong chismis? Whatever. Babagsak ko sa anong video. Oh no. Pero sige, try nyo, ano. Baka bumalik, ano ba? Sa wallet nyo, or try mo i-update yung app. Kasi nakadalawang update na the past 2 days. Thank you so much kay Chicks at saka kay AM at saka sa lahat po ng nag-help. Pasensya na kayo. Puro for the bulol ako tonight. Pero, ayan, makomplete ko lang tong quota na to. Makapag-start fresh ako ng contents. Kasi before, bago naman ako mambudol, sabi ko nga yung ano, diamonds, it will come after. Basta ang important sa akin, makapag-entertain ako. It's just that ngayon, sobrang busy talaga nitong August. Kaya hindi ako nakapag-stream, naghahabol ako ng diamonds and live day. So this is my last live day for August pa to. Binigyan lang ako ng extension kasi nga, ang dami kong mga work emergencies. Thank you, Hapon! Kasi meron akong week na zombie ako eh dahil sunod-sunod yung events. May Jollibee, may Kumu Gala, may ano, may SM. Diyos ko, tapos ang daming sinushoot, ang daming pinupuntahan, may work pa ako. Hindi. Ito nga yun, last extension na ito binigay sa akin. So, ito yung kulang sa 800k, yung 250. Summer, hello! Maraming salamat. Ayan. And then, nga ba nag-pray kami? So, maraming Lord, bless po kami para may blessings pa kami sa iba. Kasi wala naman halos napupunta sa amin. Pero sa families namin. Kita mo sa pumayari hindi maris. Hindi bibigay salary namin, girl. There's only a certain month para makapag, ano ka, ma-hit mo yung quota diamonds and yung live days. Pero kasi ako, nagsabi ako ahead of time. So, tinanggap naman nila. Binigyan nila ka ng extension until the day. So, this is my last live stream para habulin tong 250k. So, konti na lang, guys. Please, please, please. Ayan, tapos after nyan, ayun nga, kaya ko talaga mag-volitap. Kasi girl, ang tagal ko na rin sa Kumu, 3 years na ako dito. So, ang busy-busy, ang hirap din talagang mag-isip ng paandar. Just to keep people entertained. Pero thank you kasi may 200 na sinasamahan pa rin ako, nakikitambay, ganyan. Pero I hope you guys can help me reach my quota. You have a nice personality. Oh, thank you so much po. Chicks, matagal ka na ba sa Kumu? Guys, may hesitation ako kay Ella. Feeling ko talaga gusto niya ng pribadong buhay. Alam niya yon. Kayo ba? Feeling niyo magpapa-interview siya na... Kasi in-invite ko na rin siya. Sabi ko, ano, kay Gemma ko pinataan. Sabi ko, Gemma, okay lang kaya kay Ella pa-interview. Ganyan-ganyan. Tapos siya yung nagsabi na ate ko na lang. Ganyan-ganyan. Kasi, di ba, pag-interview kasi, ano yun eh, hindi naman about volleyball yung i-interview
sabihin natin sa kanya mostly eh. Parang gusto niyo malaman sa kanya personal, di ba? So, ayun, parang ako na mismo yung nahihiya. Kasi not everyone is comfortable sharing their public, I mean their private life in public. Kung ano lang yung pinapakita nila through posts, mga ganyan, be contented na lang din. Kasi obvious naman, girl, hindi sila yung, alam mo yun, yung alam natin na sila, pero hindi naman sila yung para, ano, i-broadcast kada galaw nila o tatlo. Sobrang subtle lang. Nakikita mo pag nagtatagan nga sila, ang lit-lit ng font doon, di ba? Kaya makikita mo din ang happy-happy nila. Kasi they really protect yung ano nila, privacy nila. It's their preference. May iba naman na happy kahit naka-public. Pero yun yung ano nila eh. Yun yung preference nila. Siguro for them, ano yun, what people don't know, they can't ruin. So, the less they know, the better for them. So, respect na lang natin. Buti nga, nag-meet and greet sila eh. Diba? And, totoo yan. Alam mo yung parang, hindi naman lahat ng nasa public eh, supporters nila. So, kapag ka naging super out sila, magpa-interview siya, magpa-interview, parang they're only giving other people weapons to use against them. Alam naman ang mga taong may itim ang budhi. Kahit anong sabihin mo, mamasamain talaga nila bilang masasamang ugali na papuntang impyerno. Ganun talaga sila. So, it's really a matter of protecting their peace. Kaya sobrang, alam mo, sobrang thank you ko talaga kay Ellen. Sabi ko, Ellen, sobrang thank you ah. Sumama ka dito sa meet and greet, ganyan-ganyan. Kasi ako personally, I know na she's really not the type para mag-ano, ganun-ganun. And to think, hindi niya community yung Kumu, ano ah. Kasi syempre tayo nila Gemma. Iba na yung bonding natin dito sa Kumu. Parang lagi niyo siyang sinasamahan, ganyan-ganyan, kwentuhan. So, kumbaga may, alam na yung pulso nung galawan, parang komportable na maghahayop-hayop. Pero mo sa Gemma, nagmga headbanger na na-concert doon, di ba? Pero si Ella, hindi niya naman paano yung community talaga. Paano magkulitan dito? Malay niya naman sa mga budots natin, di ba? Pero still, nakibonding siya sa atin. Sana kung yung mga tipong, ano, Ellafinity. Tama ba? Tama ba yung mga fan group niya? Basta yung team Ella na nag-meet and greet them the same weekend. I think it's a very intimate meet and greet na mga kilala niya na through the year. So, you know, parang yun yung ano niya talaga. Sa live, ano daw? Sa live ng jowa. Hindi nagpapakita. Oo nga, guys! Nakita niya mag ginas na siya ni, ano, ni Gemma. Diba? Puro boses lang naririnig din niyo. Alam mo si Ella, yes, tama ka. Parang may Ella at sobrang happy ni Gemma. Iba yung vibe niya sa personal. She seems very mature talaga, peaceful, and happy lang talaga siya. And I really believe that she was raised well. Kasi napaka, looking from the outside, ang ganda-ganda ng pakikisama ng family ni Ella kay Gemma. Diba? Imagine they live together with their family. And it's not easy ah. Diba? May iba nga magkakarelasyon. Diyos yung mag-asawa nga eh. Mahirap magsama na may iba silang kasama, diba? Pero sila, parang, they're very healthy despite living with other family members. So, you would know na, ano talaga, love talaga siya doon ng family niya. Tapos last time, wala lang, nakita ko kasi parang, nang nagpo-pull out kami ng jewelries ni Gemma, si Kay, as an introvert lang siya ng sarili. Tapos, si Ella, I think lumapit siya mag-KK, tapos nag-chikahan sila doon ng very light. Wala lang, napatuwa lang. Parang spoil kasi dyan sa family. Ano naman yan, yung maganda kasi sa mga athletes, very honed na makisama. Kasi diba, in a team, ang dami mong papakisimahang ugali, so marunong talaga mag-adjust. Tita Melson, yun ba sa bayan nila ngayon sa mga? O, diba? Parang, they're very accommodating. Mabagyan ng kiss ko na sila dyan. Anong bumabagyan ng kiss? Sinong magkikiss? Silang dalawa.
Okay guys, pagalawin nyo na to. Diyos ko po. Negative pala for kind words about 18. Uy, oo naman. Nakatuwa nga si, ano, si Caitlin ngayon kasi flourishing ang kanyang career. Pero, ano ko rin yan si Caitlin eh. Project ko din yan. Buti na lang, nagkaroon na siya ng playing type kasi sayang yung talent, alam mo yun, kung hindi nagbigyan ng opportunity. So at least, naging patient talaga siya. Kasi, hindi yun madali ah. Yung alam mong kasabayan mo, kaposisyon mo si Kat Tolentino, who wins an individual award every conference and is the top scorer, not just of the team, but of the league in some conferences, diba? Hindi ka mawala ng loob na, alam mo yun, na okay, makiki-healthy competition pa rin ako. Nag-pay off talaga yung hard work. Kaya proud na proud talaga ako kay Bakla. Yes, si Caitlin nag-ahabol din yun ng live. Si Ate Den, kanina bago ako mag-live, nag-live din siya. Lahat kami nag-ahabol kasi August was so busy. Yes. Ano sakit ni Kate? Dok, anong sakit ni Kate? Yes, nanguna pa rin siya. If you guys wanna see the results, may leaderboard tayo. So, sa homepage ng Kumu, just click on the tab on the left. There's a campaigns tab. You can scroll through the campaigns. Saan team po kayo mas maraming close na players? Kalat-kalat. So, syempre yung mga previous teammates ko from UST and Petron and Signal and Motolite. Nagkalat talaga sila. Feeling ko close ko yung PBL. Ganon. Hi, Vin! October. Yes, oo. Oh, ganito ko ni Ricky Palu. Magbibeso kami niyan. Naku. Pwede nga lang. Kasi, syempre si Sir Ricky, parang alala din siya. Parang retirement age na rin siya. Pero huwag kayong mag-alala, may anak siya. Kaya lang, syempre, iba pa rin si Sir Ricky kasi passion project niya talaga yung volleyball. As of last update ko, yes daw. So, I think mas maraming game days kung double round kasi maraming teams. And kailangan tapusin ng December. Dapat talaga double round just until Feb. Kaya lang, ang dami expiring players. Magkakaipitan sa kontrata. Ikaw daw si Mr. M ng volleyball girl. Ha, you? You, sir! Huwag akong bulahin, magsakan mo. Team 10. Team Line, F2, Signal, Petrogas, PLDT, Cherry, Tigo, Akari, Nextled, Foxys, if Major Floor, yes. Wala nang photo. Choco mucho. So currently 10. Tapos 11 pa rin if Major Floor. Pero nagre-recruit pa rin sila ng players. Ewan ko. Medyo magulo kasi. Next year. Wait lang ah. Next year, susunod na tayo sa volleyball calendar. There's a possibility na dalawa na lang. If I'm not mistaken, they will finish the UAAP and then after, the drafting will happen. And parang 2 conferences na lang, pero mas mahaba yata. So, well, if we follow the FIVP calendar, we might be allowed to have imports over. But if not, depende pa rin. Marami ibang companies ang sumuun ng teams. Oo naman. And ito, i-explain ko sa inyo ah. Kung para saan yung draft and yung salary cap. Kasi right now, there's no limit. So, say
Cherry Tigo, nanalo sila sa recruitment wars in a sense na nakuha nila yung top collegiate players of AS batch, di ba? Kasi may budget sila. So, in terms of sustaining the league, lugi naman yung mga hindi nakakabigay ng kasing lalaking halaga, hindi nakakasabay sa pag-offer. So, may mga hoarding na nangyayari. So, kung laging talo ang isang team, there's a possibility na, disband na lang sila. Kasi kapag hindi ka nananalo, there's a thing, sometimes subconscious din to ng mga fans, maybe they don't know, but they associate the losing habits of a team to the brand. So, di ba, parang PBA lang yan. Every time nag-champion ng San Miguel, merong 20% increase sa sales, and proven na yan through the years. That's the power of sports marketing. Just like Creamline, na before they weren't even in the top 10 of the dairy products. Diba? Akala pa nga shampoo sila, napkin sila. But after 2 years of, you know, building the team, lagi sila champion, wala nga silang mga billboards or what other advertisements. They're really heavy on sports marketing. Magkaroon man ng billboards or mga banners, sila Alaysa pa rin. Get? So it's really the volleyball team. It's still under sports marketing. Ang commercial nila sa tagal na ng Creamline, once lang sila nag-commercial, yung kay Charlie Dizon, tama ba? So, yung power ng sports marketing, right now, Creamline is within the top 5 of the dairy product category. So, ngayon, kapag ka laging talo ang team kasi nga wala silang budget pang recruit ng player, the same way na yung iba naglalabas ng pabahay, pakotse, million-million, kawawa naman, mag-disband na lang sila, di ba? So, majority of the team owners, they really voted yes to draft para, alam mo yon, yung kapag draft kasi, yung mga weakest team, sila yung makaka-first pick. So, mababalance. Gets yun ba? Hindi lahat ng superstar nasa isang team lang. Yung mga bottom teams, makakapili sila ng mga star players na nandun sa draftees. Tapos, there's a salary cap. So, meaning, kahit na sobrang yaman ng team nyo, pero may cap lang tayo, mas mabalance, mas may chance yung ibang team, di ba? So, meaning, mas lalaki yung opportunity for other companies na magkaroon ng future with sports marketing through PBL. Kaya, sana, matuloy na talaga yung draft next year para mag-balance yung liga, tumagal yung sustainability ng teams, tumagal yung players, mas madaming companies na bumuo ng teams, mas maraming job opportunities for the athletes, di ba? Even yung mga galing NCAA. Like, right now, the only NCAA core are the Foxes. Di ba? So, kung mag-mix-mix yan ng talents from NCAA, UAAP, and even mga provincial players. May mga provincial players na hindi nyo naman napanood sa Manila, eh, di ba? Nakita nyo na lang club na. Like, sila Jonah Sabete, Grace Bumbita, Jovelyn Gonzaga. Hindi yan nag-UAP, hindi yan nag-NCAA. Pero they thrive in the pros. So, magkakaroon ng mga ganong opportunities para sa mga players. Kaya dapat talaga matuloy na yung draft next year. Yun lang. As a PBL commissioner. Mostly, if you're a regular player, yearly, yes, 1 year contract. But for players with a higher monthly salary, it's an investment. So their minimum is 2 years para mabawi naman nung brand or nung team yung kanilang in-invest. Especially if it's a bigger package. Thank you so much, Cheeks. Tita, mas wait ako na kumulik po daw si Abel. Kung nakabalik man siya, it's either she's in your floor. Okay, minsan ang makompensate siya ng maayos po. Kasi may talaga doon, bad spirit. Na binudol na din si Abel before. Kasi si Judith, teammate ko siya bago ako mag-retire. Na-stress talaga ako sa abuse na ginawa sa kanila. So, it's the same people who's in peak form before na nag-valid your, na nag-jur floor. So, yung abusive person. Yes, alam mo na report na yun sa GAP. Ewan ko ba't ang tigas ng mukha nung bumalik-balik pa. Hi, Sam!
meeting para ma-challenge na yung ano, Dreamline, di ba? Gusto ko ano, gusto ko yung pagmalaro ako ng Dreamline, kakabahan ako kung sino mananalo. Pero this conference, Signal tsaka F2, na force talaga sila na gano. Agree ba kayo as volleyball fans? I mean, we know na andun karamihan ng mga star players that we idolize. That's why we want them to win. Hindi naman sinabi gusto matalo yung Dreamline, pero gusto ko, pag mananood ako, andun yung kaba, alam mo yon, yung parang choco mucho this conference. Yung walang sure win, yun ang gusto ko sa liga. Yes. Dreamline all the way. Pero kasi alam nyo, napansin ko to ah, based on observation mo, kapag ang Dreamline sobrang dominant, alam mo iba ang attendance ng finals na alam nilang dehado yung Dreamline or malakas talaga yung kalaban, may possibility matalo. Versus a finals game or series na alam nila sure win yung Dreamline, people really don't go to watch. Kasi parang feeling nila, ano lang, ay, it's just a walk in the park. They don't watch kasi yung excitement, it's less than kapag yung maganda talaga yung laban. Oo, di ba may ganun na, ala, champion na yan, lampaso. Alam nyo, sana hindi na selective ang volleyball fans. Kasi, nakakabastos manood minsan. Kasi during our time, kunyari yung ticket, it's good for 2 games. Yung first game pa lang, nandun na sila and they will finish it. Actually, minsan, kapag swerte ka pa, kapag 4 games, pag you up, pagka same ticket lang pa lahat, manonood din sila ng men's game. Ngayon, you know, they would only watch. Honest to ah, kung nanonood kayo ng live, alam niyo na this is a reality now. After Rebisco game, walang tao. And, nakakalungkot siya makita. Kaya, minsan nakakatuwa na, uy, may nagsistay o, makikita mo sa TV. Pero, makikita mo na, kunyari first game yung Dreamline, or first game yung Choco Mucho and another team. Nood sila, puno. Right after that game, sabay-sabay silang lalabas. Which, girl, tino mo, parang nagpakapagod tong mga players dito sa second game para ano, mapanood sila or makapag-perform sila ng maayos, ma-cheer sila, tapos basta-basta yung mga tao. Yes, actually. CCS or CCS. Uy guys, hindi ba tayo nakaka 100k? Please help. Tingnan mo na bali ko na itong mga Pinoy. Hindi tayo gumagala. Last 12 na Vebs. Yes, 2017-2018. Yung mga Battle of the Rivals era. Na, ano talaga. Thank you, Jackie. Kasi ngayon, honestly ah, parang people would rather know about their personal lives rather than ano, parang ma-excite sila sa game nila. Today po, as in this live stream, kaya naman ka 250 kayo dito sa live stream na to. Kasi ito na yung last extension sa akin para mag-replenish na yung aking live day at quota diamonds. Ako manonood live, panonood ka mo. Oo, alam niyo ba si Kay? Feeling ko naumay na siya sa akin kasi puro volleyball lang nilaman bibig ko. Manonood ako sa Pilipinas live volleyball. Nanonood ako ng men's team, tapos chichismis ako sa kanya, volleyball pa din. Nasa lahat ng ano ko, volleyball. Battle of the Rivals. Kaya lang, sino na lang ba? I think there are lesser Ateneo players who are still playing competitively. Last time, di ba nanalo siya? Sino lang ba Ateneo? Alaysa, Ella, Denden. Ah! Sila Dina, EDL, Maggie, Kat. Oo nga, no? Second generation. Kasi yung dati sila Filiala naglaro. Oo nga, SE1. Oo, kasi yung Lasal before, nagkaroon pa
sila ano eh, sila ate pa eh. Tila Santos, diba? Here yung team ni Kay. Eh, ewan ko dyan. Alam mo, siya, kung saan yung underdog, dun siya. Mahilig yan siya mag-ganyan. Minsan, kasi ba naman siya cheer mo? Walang pa siyang palakpak. Parang, yung chine-cheer niya today, yun yung chine-cheer niya against the past game day. Sabi ko, akala ko ba, ano, itong kabilang ano, team nag-cheer, eh, gusto niya sa underdog siya. lalo na nandito yung Japan. As in, gumaganto-ganto pa siya sa PLDT. Kasi PLDT was the first team to force Japan into a four-setter. Sabi ko, okay ka lang, ganyan-ganyan. Sobrang cheer siya sa ano. Sabi niya, fave ang CCS. Nanood ba siya ng CCS? Hindi ko alam eh. Kasi kasi kami, nanonood kami in person nung PLDT tsaka Japan kasi ano yon, hindi siya feature sa fan stream. So pag Creamline kasi laging fan stream. So hindi ko nakikita si ng feature ni Kay pag Creamline. Kasi hindi ko siya kasama. May mga closing ba kayo sa F? Siyempre before. Parang mas siyempre parang F2 was also family to me before the score. And yes, si Myla Alaga. Si Chang, syempre, ang aking ano. Ang aking sister from another mother. Uy, pero ano naman. Parang even with all the personal stuff, I'm very professional working with F2 and we continued that parang good working relationship. So, every once in a while, their team manager is Miss Holidays so reach out to me. Si Earl, I talk to them personally and ano, kapag may mga chika-chika, ganyan. So, yun, walang problema, te. Parang, yun naman talaga ang life. Hi, Bessie. Wala ba talaga mag-100k na to? Guys, ano na? Kailangan na talaga natin mag-250 tonight. Sa Cherry, madami. Kasi nandun yung mga past coaches ko. So, Aya, EJ, si Buding, syempre. Tirahan nyo naman ako kasi ang layo naman alamang ng Gemma. 3 million siya. 1 million lang yung top 2. Thank you, Duming Girls. Diba? Ang layo pala. Ang lamang. Baka may sukli kayo dyan. Yung coach ng Cherry nung bata ko yun. Aaron Velez. Oh. Pero ang coach ko, hindi si Coach Aaron, si Coach Ian, si Coach Yanni, pati si Coach Ian.